Hey guys! Kamusta kayong lahat? At welcome back dito sa My Art Life. So for today's episode, ipapakita ko sa inyo ang kakaibang pencil na ito ng Koh-i-Noor. Ito ang Koh-i-Noor Era. Isa itong pencil eraser at perfecto sa mga mahilig mag-sketch, mag-charcoal painting, pati na rin mag-color pencils. At dahil nga unique at kakaiba ang pencil na to, sabay-sabay natin tingnan kung gaano nga kaganda itong Koh-i-Noor Era. So, ilabas na natin ang mga art materials na gagamitin natin today at tingnan natin kung papasa nga ba sa ating mga pencil artists ang Koh-i-Noor Era. Gagamit tayo nitong Koh-i-Noor Graphite Stick at makikita nyo naman lumang-luma na to sa akin pero hindi ko pa rin siya maubos-ubos. Nandiyan din ang ating charcoal stick. And ito generic na charcoal stick lang to pero it's natural charcoal. Meron din tayo nitong Colleen na double-sided na colored pencil. And malambot tong colored pencil na to, so tingnan natin kung kayang burahin ng Koh-i-Noor Era. Ito namang isang to ay ang Stabilo Exam Grade Pencil. Normal pencil lang to, it's the same pencil na ginagamit niyo sa school. At syempre pa, hindi mawawala dyan ang drawing pencil. So, pinili ko tong Stabilo Othello na 8B dahil napakalambot ng lead nito. At again, tingnan natin kung kayang burahin to ng Koh-i-Noor Era. So, eto na. Simulan na natin at isa-swatch na natin isa-isa yung mga different types ng drawing materials na to. Okay, so habang nagsaswatch ako, kwento ko lang sa inyo kung paano ko nabili tong Koh-i-Noor Era na to. Actually, error din yung pagkakabili ko nito dahil hindi ko alam na eraser pala siya. Nung day na to, nag-iikot ako sa mga art supply store. Naghahanap kasi ako ng white na pencil or white na colored pencil saka ng blender, yung pang-blender ng mga colored pencil. Tapos nakita ko siya. And nung una nga, akala ko is either blender siya or colored pencil. Pero nung hinawakan ko na, doon ko lang nalaman na eraser pala siya. At para sa akin, ngayon lang ko nakita ng eraser na pencil. So, yun, binili ko na. And ngayon, papakita ko sa inyo how it works. And, ako, tingnan natin. So, dito pala sa mga pencil swatches natin, ang ginagawa ko is yung upper part, madiin siya. So, makapal, maraming layer ng pencil strokes. Tapos, hanggang pababa siya ng paba, mas lighter yung mga pencil strokes para makita natin kung kaya bang burahin ng Koh-i-Noor Era yung madiin or makapal na layer tsaka how it works kapag manipis lang yung layer ng pencil. Okay, so eto na. Ilabas na natin ang Koh-i-Noor Era at simulan na natin burahin yung mga swatches na ginawa natin. So yung pag-erase pala na gagawin ko is isang makapal at isang manipis. At dito, simulan na natin sa graphite pencil. At alam natin na ang graphite pencil, meron siyang shiny surface. And since yung upper part, makapal at maraming layer yung ginawa ko, so medyo nahirapan ng konti yung pencil. Medyo natagalan ilang strokes muna bago niya nabura. Pero nabura naman niya. So okay lang. And again, gagawa ko ng makapal na stroke at manipis na stroke. Yung makapal na stroke is gusto kong makita kung kaya niya magbura ng wide surface. At yung manipis naman is para malaman natin kung maganda rin to for detailing. Doon naman sa lower part is, di ba, ginawa ko nga mas lighter yung strokes ng pencil. So, hindi naman siya nahirapan. Okay, so, eto naman, try natin sa charcoal. And wala, yung charcoal, ang bilis lang natanggal kasi nga, di ba, parang loose powder lang tong charcoal para lang siyang on top of the paper. So, nung paglapat nung eraser sa kanya, natanggal siya kagad. So, walang kahirap-hirap with charcoal. Although, kung mapapansin nyo, medyo may naiwang stain nung charcoal dun sa paper. Hindi ko alam, baka yung paper lang din. Pero, at least, nabura siya kaagad. Ito naman tayo with colored pencil. So, ginawa ko, kung makikita nyo, pinag-layer ko pa yung green and yung yellow. And dito sa part na makapal, medyo nahirapan talaga yung pencil kasi nga iba yung components ng colored pencil. Wax-based siya. Tapos, may pigment din siya. So, may naiwang kulay pa dun sa paper. Kahit nabura niya na yung
some parts of it, pero may naiiwan pa rin kulay. At yan, makita nyo ilang strokes na yung ginawa ko, hindi ko talaga matanggal completely yung naiiwang stain. Pero so far naman, nakagawa pa rin ako ng thick stroke at yung manipis na erasure stroke. And doon naman sa lighter stroke sa baba, wala naman naging problema, mabilis lang siya nabura. Okay, so punta naman tayo dito sa Stabilo Exam Grade Pencil. And again guys, ito yung pencil na regular pencil lang. It's the same one na ginagamit sa school. And kahit gaano kadiin yung ginawa kong stroke dun sa pencil, ang bilis lang nabura nung Koiner Era. Walang ka-problema. Itong upper part pa lang, which is madiin yung ginawa ko tsaka maraming layers na strokes, nabura niya kaagad. So good tayo with the regular school grade pencil. Okay, dito naman tayo sa drawing pencil na Stabilo Othello and 8B to. So ito yung pinakamalambot na drawing pencil tsaka pinaka-dark. And so far, dahil nga malambot tong pencil na to at makapal yung layer, nahirapan din yung Koiner Era na burahin. Pero so far, after ilang strokes, nabura pa rin naman. Yun nga lang, meron pa rin natirang konting stain nung pencil dun sa paper. So hindi niya completely nabura na naging white ulit yung paper. Unlike dun sa regular pencil. And dito kung makikita nyo, medyo natagalan akong gumawa ng wide stroke. Pero ang napansin ko lang dito, ang ganda nung nagawa niyang thin stroke. Sobrang nipis, and I think perfect tong Koiner Era for softer pencils. And I think maganda to for detailing. You know, pwede mo siyang gamitin substitute para sa kneaded eraser. Di ba pagka gagawa ng buhok or highlight sa face, lalo na sa mata, kailangan mo ng mga maliliit na details. Pwedeng gamitin tong Koiner, and especially pencil siya. So pwede mo siyang tasahan ng manipis. Ang difference lang is mas kontrolado mo to kasi yung kneaded eraser malambot eh. So you have to keep on pinching yung tip para matulis. Pero sa Koiner Era, mas may control ka on how sharp you want the detail to be. Okay, so dito gusto ko lang makita nyo ng malapitan or ng close up yung bawat isang swatches na pinagburahan natin. And tulad nga ng sinabi ko, hindi nga totally nabubura lahat. May naiiwan pa ring stain or marks dun sa paper. So far, yung pinakamalinis lang niyang nabura is yung school grade na pencil. Okay, so yan. Tapos na natin siyang i-testing. And ano sa tingin niyo, guys? O nga pala, guys. Pahabol lang before we go. Alam ko yung iba sa inyo nagtatanong, paano nga ba tinatasahan ang kakaibang lapis na to? Well, ito, ipapakita ko sa inyo. Just a quick tip lang. So far, pwede kayong gumamit ng regular sharpener, pero hindi ko siya nire-recommend dahil nung sinubukan ko itong tasahan gamit ng sharpener, naging mapurol yung blade ng sharpener and hindi ko na nagamit ulit. So, as much as possible, huwag kayong gagamit ng sharpener. So far, para sa akin, ang pinaka-effective pa rin na pangtasa, especially nitong Koiner Era, ay ang cutter. Pero guys, word of warning lang ha, kung hindi kayo sanay gumamit ng cutter na pangtasa, ask for help para iwas disgrasa. Mahirap na. Ang isa pa kasi niyan, alam naman natin na ang cutter, ang dali lang palitan ng blade. Kung maging mapurol man siya dahil sa pagtatasa niyo nung Koiner Era, isa-snap off mo lang yung part na pumurol, tapos pwede mo na ulit siyang gamitin. Unlike dun sa sharpener, hindi mo na magagamit ulit. Okay, so that's it for today's video at salamat sa inyong lahat at sinamahan niyo ako sa araw na to. At don't forget nga pala to subscribe kung hindi pa at pakishare na rin and like. So, have a great day everyone and take care. See you on the next video.